Gusto mo bang mababaliw sa pagmamahal sa iyo ang iyong karelasyon? Kung yes, please continue watching. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. At shoutout muna kay Sis Bella Mercado from Kuwait, Alice Sotelo from Bahrain, and last girl Dini Amor from Kuwait. Hello po. At ngayon, ituturo ko sa inyo itong isang spell upang mababaliw sa pagmamahal sa iyo ang iyong karelasyon. Ito ay pwedeng gawin sa mga nagmamahalang babae to babae at lalaki to lalaki. Pwede ito sa mga magkalapit at magka-LDR. At pwede rin itong gawin kahit nagkahiwalay na kayo or kahit na nang lalamig na, pwedeng-pwede ninyo itong gawin sa inyong karelasyon. Kung napapansin ninyo parang hindi kayo gaanong mahal ng iyong karelasyon, pwedeng-pwede ninyo itong gawin ang isang spell na ito upang mababaliw sila sa iyong pagmamahal. Yung tipong hindi nila kayang mawala ka at ikaw lamang ang kanyang mamahalin. Ang kailangan lang natin dito na materialis upang magawa natin ang ritual nila ito ay kailangan lang natin dito ng clear na garapon or di kaya'y glass. Kung meron kang baso na clear and ayun, babasagin dapat. So, pwede mo siyang gamitin, pwede rin garapon, kahit ano. Pili ka lang sa dalawa, baso or garapon. So, pili ka lang sa dalawa and ang importante ay babasagin ito at clear dapat. Yung nakikita dapat yung papel or tubig sa loob. And syempre, kailangan din natin ito lagyan ng tubig and kailangan natin dito ng papel at kahit anong kulay na panulat na meron ka na pwede mong gamitin sa pagsulat. At ngayon, kapag ready na itong materialis na iyong kakailanganin, pwede na nating umpisahan ang ritual na ating gagawin. So, paano nga ba natin ito gawin? Napakasimple lamang sa papel. Sa papel, isulat mo ang tatlong beses yung pangalan at apelyido ng iyong karelasyon, ng iyong target sa itaas. Tatlong beses po. Full name dapat, yung pangalan niya at apelyido, and kailangan totoong pangalan. So, full name dapat. At kung naisulat mo na yung pangalan at apelyido ng iyong target sa itaas, dito sa ibaba ay isulat mo din dito ang pangalan mo at apelyido na ikaw ang gumawa. So, isulat mo lamang kung tatlo sa kanya, tatlo rin sa iyo. At ngayon, kung naisulat mo na yung pangalan niya at apelyido, at sa baba, pangalan mo apelyido, dito sa likod, isulat mo dito ang iyong pakay. So, hindi ko na sinulatan. Kung ikaw, kung meron kang gustong isulat, pwede mo siyang isulat. Halimbawa na lamang ay isulat mo dito na mababaliw ka sa pagmamahal sa akin, mamimiss mo ako palagi, hanap-hanapin mo ako, habul-habulin. So, isulat mo dito, dito sa likod, sa space na ito. Ikaw na ang bahalang magsulat kung ano yung gusto mong hilingin or gusto mong isulat na mga kahilingan na kung saan yung gusto mo ang mangyari na para sa inyong relasyon. And kailangan na maganda yung intention mo sa ritual na ito. Dahil kapag hindi ito maganda ang intention mo sa ritual na ito, hindi ito gagana. So, dapat ay maganda lang po talaga ang intention mo.
And kailangan na galing sa iyong puso ang iyong paggawa. Kailangan na taos puso ang iyong paggawa na alam mo sa iyong sarili na gustong gusto mo. So kapag nasulat mo na dito sa likod yung gusto mong mangyari sa inyong relasyon ng iyong partner, ang gagawin mo is ipagkiskis mo ito sa iyong mga palad para mabigyan ito ng energy galing sa iyong katawan. So bigyan mo siya ng energy, kailangan na mag-init ito sa iyong palad, at habang pinagkukuskus mo ito sa iyong palad, paulit-ulit mong sasabihin ang pangalan at apelyido ng iyong target. Wala pong limit. At ayun, sabihin mo rin yung intention mo. Kailangan na taos puso mo siyang sasabihin kung maaari habang pinagkukuskus mo ito sa iyong mga palad at nagbanggit ka sa kanyang pangalan at yung kahilingan mo, kung maaari ay ipikit mo ang iyong mga mata para mas feel mo, para mas maramdaman mo o mapasa mo dito or makapag-focus ka ng mabuti sa iyong ginagawa. And ngayon, kapag natapos na, napagkuskus mo na ito at nasabi mo na ang iyong kahilingan, ang gagawin mo itong papel na ito ay ilagay mo lamang dito sa tubig na kung saan, dito sa garapo na kung saan may tubig. And ayun, pagkatapos nun, kailangan na yung papel mo is lahat talaga ay mabasa. Ito ay merong hindi nabasa. Kailangan ay mabasa talaga lahat. And kailangan na mag-label siya sa papel na nilagay mo. Hindi mo na kailangan tupiin. And kailangan mag-label talaga siya. Ngayon kapag nalagay mo na, kausapin mo lamang ito, hawakan mo ang garapon, kausapin mo ang garapon, sambitin mo 3 beses, una, pangalan at apelyido ng iyong partner, tapos sabihin mo yung iyong sinulat doon sa likod ng papel. Kumbaga, mababaliw ka sa akin, mamimiss mo ako palagi, habol-habulin mo ako, hanapanapin mo ako, ako lamang yung mamahalin, so sabihin mong muli. And pagkatapos nun, ang gagawin mo, hindi mo na ito takpan, ilagay mo ito sa ilalim ng iyong kama, ang buti na ito, or ang garapon na ito, or di kaya sa ibabaw ng iyong cabinet. And kinabukasan, kunin mo ito kahit anong oras, walang problema. Idilig mo ito sa halaman ang tubig na kung saan nalagyan mo ito ng ritual, and yung papel, kunin mo, itapon mo sa may basurahan na kailangan hindi ito makita ng ibang tao. And ayun, kailan ito pwedeng gawin? Gawin natin ito ng Tuesday or di kaya Friday ng kahit anong oras. And ayun, sana ay makatulong ito sa inyo. At kung may mga katanungan kayo, i-comment nyo lang sa baba o pang ma-replyan ko kayo. And don't forget to subscribe to my channel. Bye-bye everyone. God bless us all.